Magandang araw mga bata! Ngayong araw, alakayin natin ang tungkol sa sublimation, solid to gas. Pagkatapos ng ating aralin, inaasahan ang mga bata ay natutukoy at nailalarawan ang mga pagbabagong naganap mula solid patungong gas. Kalawa, nakapagbibigay ng halimbawa ng mga bagay na may pagbabagong naganap mula solid patungong gas. Pero bago yan, magbalik-tanaw muna tayo. Nito, tukuyin kung anong uri ang bagay na nasa larawan. Para sa unang bilang, bagay na nasa larawan ay dry ice. Pangalawa, ang bagay na nasa larawan ay nectarine ball or moth balls. Pangatlo, sa larawan ay araw. Pang-apat, ang bagay na nasa larawan ay solid air freshener. At panghuli, ang bagay na nasa larawan ay cabinet. Tumako na tayo sa ating talakayan. Basahin ang kwento. Isang araw, napansin ni nanay na medyo may amoy ang kanilang palikuran. Kaya nagdesisyon siya na bumili ng air freshener. Inutusan niya si Pedro na ilagay ang air freshener sa loob ng kanilang palikuran. Nagtaka si Pedro kung ano ang bagay na yun. Napansin niya na babango at kaaya-aya ang amoy nito. Napansin din niya na nakabalot ito sa loob ng isang lalagyan na may butas at nakabalot ng plastik. Inalis niya ang plastik at napansin niya na matigas ito. Ibinalik niya ito sa lalagyan, tinakpan at sinabit malapit sa salamin. Isang araw, napansin ni Pedro na wala na ang amoy ng solid air freshener. Nagtaka ito at nang kanyang binuksan, laking gulat niya na wala ng laman ng lalagyan. Tinanong niya sa kanyang nanay kung nasaan ang bagay na nakita niya dito. Ayon sa kanyang ina, ang air freshener ay kusang nawawala kapag tumatagal at sumasama ang parte nito sa hangin, kaya nagiging mabango ang paligid. Tanong, ano ang dahilan ng pagkawala ng laman ng air freshener? Magaling, ito ay dahil sa init o pagtaas ng temperatura sa paligid nito. Nasa anong anyo ng matter ang solid air freshener? Magaling, ito ay nasa anyong solid. Pagkatapos ng ilang araw, ano na ang anyo ng air freshener? Magaling, ito ay nasa anyong gas. Ang pagbabagong anyo ng solid patungong gas dulot ng init o pagtaas ng temperatura ay tinatawag na sublimation. Ang init ang nagiging dahilan kung kaya't nawawala ang ibang solid katulad ng air freshener. Ang mga molecules sa loob ng solid ay magkakadikit-dikit. Dahil sa pagtaas ng temperatura dulot ng init, ang mga molecules ng solid ay nagkakalayo-layo kaya ang solid ay nagiging gas. Ang sublimation ay pagbabago ng anyo ng solid patungong gas.
na hindi dumadaan sa pagiging liquid. Mas mabilis na nagsasublimate o nawawala ang isang solid kapag tumataas ang temperatura ng paligid nito. Ang iba pang halimbawa ng mga bagay na maaaring maging gas ay napkin ball or mothballs. Unti-unti itong nagiging gas kapag tumatagal ang panahon. Katulad din ito ng solid air freshener at ice. Yan ang mga halimbawa ng mga bagay na nagsasublimate o nagsisimula sa solid na nagiging gas. Dumako na tayo sa ating pagsasanay. Para sa unang gawain, lagyan ng check ang mga bagay na maaaring magsublimate o maging gas kapag naiinitan at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, check. Pangalawang bilang, X. Pangatlong bilang, check. Pang-apat na bilang, X. At panghuli, check. Magaling mga bata. Ngayon naman, dumako na tayo sa pangalawang gawain. Isulat ang salitang tama kung wasto ang pangungusap at mali naman kung hindi wasto. Unang bilang, mas mabilis na maging gas ang solid air freshener kapag ito ay naiinitan. Ang tamang sagot ay tama. Pangalawa, ang solid air freshener ay kusang nagiging vapor or gas. Ang tamang sagot ay tama. Pangatlo, hindi nakakaapekto ang temperatura sa proseso ng sublimation. Ang tamang sagot ay mali. Pang-apat, ang bagay na nasa larawan ay maaaring mag-sublimate kapag ito ay naiinitan. Ang bagay na nasa larawan ay asin. Ang tamang sagot ay mali. Pang-lima, ang pagbabagong anyo ng solid patungong gas na dulot ng init ay tinatawag na sublimation. Ang tamang sagot ay tama. Ngayon, tandaan, ang sublimation ay isang proseso ng pagpapalit ng anyo ng matter mula solid patungong gas dahil sa pagtaas ng temperatura o init. Hindi lahat ng solid ay maaaring maging gas. Dahil sa component na meron ng naphthalene ball, air freshener at dry ice, kaya ito nagiging gas o vapor. Tumako na tayo sa pagtataya o pangwakas na pagsusulit. Panuto, piliin ang titik ng wastong sagot sa bawat bilang. Una, unti-unting nagiging blank ang mothballs or naphthalene ball, kaya ito lumiliit. Ang tamang sagot ay gas. Alawa, ang pagbabagong anyo ng blank patungong blank dahil sa init ay tinatawag na sublimation. Ang tamang sagot ay solid to gas. Nakakaapekto ang blank sa anyo ng mga bagay sa paligid. Ang tamang sagot ay C. Temperatura. Pang-apat, alin sa mga sumusunod na solid ang maaaring magbago ng anyo patungo sa pagiging gas?
Ang tamang sagot ay A. Dry ice. At panghuli, ang proseso ng sublimation ay nagsisimula sa anyong blank. Ang tamang sagot ay solid. Para sa inyong karagdagang gawain, maraming salamat mga bata. Sana ay natuto kayo.